Hello guys! Welcome to my channel. For today's vlog, magluluto po tayo ngayon ng Espadang Isda or Scabbard Fish. At kung paano ko po yan ginawa, andito po sa videong ito. Kung bago ka lang sa aking channel, please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell button. Tara guys, simulan na natin! Ito guys, ang espadang isda or scabbard fish. Tanggal na po ang ulo niyan at ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko yan linisan. Alisin lang po natin yung white covering ng isda or kaliskisan po natin ito. Tanggalin din po natin ang lamang loob ng isda. Para matanggal po ang mga parasite dito. At pagkatapos po niyan guys, hugasan po natin ang isdang espada or ang espadang isda ng dalawa or tatlong beses. Ngayon naman guys, i-prepare ko na ang bawang, sibuyas, at luya. Inismas ko po ang bawang at hiniwa-hiwa ko ang sibuyas, ganun din ang luya. At ito guys ang mga herb na gagamitin natin, bay leaf, fennel, ang cloves, ground black pepper, at star anise. Nakakatulong po ito para matanggal ang lansa ng isda. Kailangan po natin ng cooking oil, salt, dark soya sauce, black vinegar. At ayan guys. Ngayon guys, lalagyan ko ng asin ang ating espadang isda. Spread lang po natin ang asin sa isda. Ngayon naman, mag-iinit na ako ng kawali. At habang iniinit ko ito, pupunasan ko ang isda ng kitchen paper para hindi ito tumalansik pag magpiprito na ako. Iprito po natin ang espadang isda. At ayan guys, dahil mainit ng mantika, inilagay ko na isa-isa ang espadang isda. Naglalagay din ako ng kaunting luya pantanggal ng lansa habang ito ay piniprito ko. At kapag naprito na, sa kabilang side naman. Dahan-dahan lang kasi pag natalansikan ng mantika, masakit. Hihinaan po natin ang apoy para kung sakaling tumalansik ang mantika, hindi ito masyadong malakas. Nadurog ang aking isang isda. Pero okay lang yan. Ngayon naman, na-set aside po natin ang naprito na nating isda, ang espadang isda. At sa ating pinagprituhan, pwede na rin tayo diyang maggisa. Dahil may mantika na siya, hindi na natin kailangan lagyan ng mantika. Ngayon ay ilagay na natin ang luya. Hanggang sa umamoy ito at sa sunod nating ilagay ang bawang. Haluin natin ito. Susunod naman ang sibuyas. Igisa natin ang mga to. At pagkatapos ay ang ating herbs. Yan. At ayan, maamoy na siya. Ngayon naman ay ilalagay ko na ang napritong isda. Spread lang po natin siya. At pagkatapos niyan, lalagyan ko na siya ng black
vinegar. At pagkatapos nun, ay isusunod ko naman ang dark soya sauce. Konti lang lalagay natin kasi may asin na po ang ating isda. At ngayon guys, dinagdagan ko siya ng tubig. Pakukuluan po natin ito ng mga 15 minutes. Or hanggang sa makita po natin na medyo malambot na ang ating isda. At ayan guys, after 15 minutes, medyo bumaba na rin ang tubig. At ngayon, ay dahan-dahan ko ulit ang babaliktad para lutuin naman ang kabilang side. Ayan guys. Pagkatapos ng 5 minutes, dinagdagan ko siya ng sugar. Konti lang ang nilagay ko. Para sa inyo, depende sa inyong panlasa. Ngayon naman po, dahil gusto ko malapot ang sabaw, dadagdagan ko siya ng corn flour. Yung corn flour po ay tinunaw ko muna sa tubig. At saka ko ilalagay dyan sa ating niluluto. At ayun guys, ang ating magic sarap. Para mas lalong sumarap ang ating niluluto. And guys, medyo kukunti na lang ang tubig na natitira dito. Simmer lang po natin siya. At pagkatapos niyan, ready na. Ihahain na po natin ang ating espadang isda or scabbard fish. Ngayon naman guys, ay ginagarnish ko na ang ating espadang isda. Para naman hindi siya magmukhang pale, hiniwaan ko po siya ng siling pula at yung spring onion para may green at red. At pati na rin coriander. Mabango kasi ito guys. Ayan, ready na po. Pwede na po tayong kumain. Ayan guys, ang ating espadang isda recipe or scabbard fish in dark soya sauce and vinegar. At kung bago ka po sa aking channel at ngayon lang napudpad dito, please huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag pong kalimutang mag-thumbs up at mag-comment sa ibaba. At kung may suggestion pa po kayo guys, pwede niyo rin pong i-comment ito sa ibaba. Ito po si Sam SG OFW ng Singapore. Maraming salamat guys sa panonood. At hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye!